Sa isang covered court, magpapalitas ng gabi ang 19 na pamilya apektado ng demolisyon sa Payatas. At live mula sa Quezon City, saksi si Ivan Mayrina. Ivan? Igan, hindi pa malinaw sa ngayon kung hanggang kailan mananatili sa covered court ang may 19 na pamilyang na-demolish kanina. Karamihan kasi sa kanila ay nais mo nang masiguro na maayos ang kanilang malilipatan. Sa mahinang ilaw ng minamanehong pampasaherong jeep ng kanyang ama, matiyag ang ginagawa ni Angeline Dacles sa kanyang assignment para bukas. Ang pamilya niya kasama sa mga nawalan ng tirahan sa demolisyon kanina para bigyang daan ang pagpapatayo ng gusali ng Payatas Elementary School kung saan naman siya nag-aaral. Ano po, bigyan po nila kami ng relocation. Pero kung ikaw pa pipiliin saan mo gusto mag-aaral, dito o doon sa relocation, lilipat ka ng eskwelahan? Ito po. Bakit? Mas maganda po kasi dito eh. Tsaka yung mga kaibigan mo, syempre, nandito, ano? Opo. 13 taon ang naninirahan sa Nara Street ng Barangay Payatas B ang pamilya ni Angeline. Nabubuhay sa arawang kita ng ama sa pamamasada ng jeep. Tulad ng 19 na pamilyang na-demolish, wala pa raw silang malino na plano sa ngayon, bagamat aminadong matagal na nilang alam ang nakaambang demolisyon. Ang mga anak ko, puro naman estudyante rito eh. Maganda rin yun, tama rin yun ano ng gobyerno. Ang problema lang, sana bigyan naman kami ng matutuloyan. Ang covered court na ito magsisilbing pansamantalang tirahan ng mga na-demolish. Kani-kanyang pwesto sila sa ngayon at kani-kanyang sinop ng anumang naitabing ari-arian. At todo tiis sa kawalan ng tubig at kuryente at maging ng palikuran. Ang marami, hindi patiya kung lilipat sa di kalayuang NCT relocation site sa Payatas din o sa Rodriguez Rizal na isang sakay mula dito o sa malayong San Jose del Monte, Bulacan. Sa ngayon, kani-kanyang tabi muna sila ng anumang magagamit sa kung saan man sila mapadpad kalaunan. Wala pa kaming haisip na maganda ngayon eh. Sa ngayon eh, magulo pa isip namin. Kailangan po may truck na maghahakot po. Kasi pagka ganito, saan naman po kami kukuha ng pambayad sa truck? Siniguro naman ng officer in charge ng Control and Prevention of Illegal Structures and Squatting o COPRIS ng Quezon City na sa kanilang pagbabalik bukas ay may mga truck silang dala na tutulong sa mga residenteng maghakot ng kanilang mga gamit sa kanilang mapipiling lilipatan. Dagdag pa riyan igan ang 10,000 pisong financial assistance. At live mula sa Payatas sa Quezon City, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi.